guys, so what's up, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa bago nating tahanan at ito yung mga bago nating tropo. Unahin natin si kapatid, anong pangalan mo? Ako po si Luke, 18 years old. Luke, at ayan po ang kanyang bike, oh, naka Twitter road bike. Ako po si Jerome, 18 years old, na Twitter Twitter road bike. Kapatid, pangalan mo? Raymond Dasalo, 16 years old. 16, at ayan po ang kanyang bike, oh, parang hybrid, no, spunker MTB road bike. At si Kuya Koybong, yun, oh. At ayan po ang kanyang bike, Totem road bike. Magaling po sila ng Kabiyang Loop. Pera lang kay Kuya Bong, kagigising lang. Kagigising mama. Kamusta naman ang biyahe nyo ng Kabiyang Loop? Pagod, nakakalaspag. First time nyo ba nag Kabiyang Loop? Pangatlong beses ko lang. Pangatlo? Naku, matutulin to mga bata na to. Speaking of mga bata, si Kuya Bong ang pinakabagis dyan. Kita naman, di ba? Ilang oras nyo kinuha yan? Sa 6 na oras ko yung moving time. Ulo, 6 na oras? Anong oras kayo umalis? Mga 5 na Tagaytay. 5? Anong oras kayo dumating sa Tagaytay? 6:30. Oh, walang pahing ngayon? Dire-diretso. Anong oras kayo dumating sa babaanan ng Sugbo? From Tagaytay? 7:30 po. Uy, isang oras lang din. Tuloy-tuloy talaga. Anong oras kayo dumating sa Kabiyang? Sa taas, dun sa tunnel na mismo? 11:30. Uy, dun tumagal. Bakit doon tumagal sa tunnel? Nakakadali yung mga ahon. Doon na? Doon ba yung may magnetic? O sa kabila yun? Doon na. Kaya 11 from 7:30. So may kainan ba doon sa kahabaan papunta ng Kabiyang? May kainan? Mahaba po yung flex na tinahak namin. Ah, okay. Yung mga siguro 4 na bayan. Okay. So ayan po, mag-bike check tayo. Ito po yung usong-usong ngayon sa Cavite. Napakarami pong naka-Twitter. Magkano mo na-score yung Twitter road bike mo? 33 po. Ano yan? Stock na, no? Wala pa na pinapalitan? All stock. Ayan guys, so napakaganda po. Twitter road bike. Full carbon yung fork niya, no? Tapos aluminum po yung frame. Size 48 at ang gamit na stem. Maliit ang stem mo, ha? 80mm or 70? 70 lang. 70. Tapos ang gamit, ang nakakabit guys, ang stock na group set, parang ano, SRAM. Pero hindi SRAM, ano, anong brand nakakabit dyan? Retrospect 11 speed. Retrospect. Ayan po ang kanyang drop bar, naka-aero drop bar na Twitter din. Ito yung first model, tama? Yes, ma'am. Magkano mo na-score yung Twitter mo? 29.9. Pasensya na guys, nasira ang audio natin, pero itutuloy pa rin natin na kwentuhan. Ayan po, 29K. Twitter road bike, ang model po, TW728. Parang plaka po ng sasakyan ng model number po na itong Twitter road bike na ito. Ang maganda po dito, ayan na po, tapered head tube na po siya. Tapos carbon fork na rin po, nagkakahalaga ng 29,000. Same po sila ng group set, naka-retrospect rin po na 11 speed. At balik tayo rito sa 33,000 na Twitter, ang model po, Smile. Same po sila ng components na nakabit, ha. Magkaiba lang po sila ng frame set na katalo. Napakaganda ng frame set na itong Twitter Smile na to. May kahawig po ito na sikat na brand, nakalimutan ko lang kung anong tatak nun. Comment na po kayo kung naalala nyo. Twitter road bike, 33,000. Pwedeng-pwede na ito guys para sa mga nagbabalak mag-road bike. Napakaganda na po ng components na nakakabit. 11 speed na po. Retrospect rin po ang group set. At ang seat post, 27.2. Bilog lang po siya. Hindi pa naka-aero. Yung top-up dalain po ata ng Twitter road bike, yun po yung tag po 40 plus. Full carbon po ata yun. Ayun po yung naka-aero seat tube. At aero seat post. Ito naman po, bidog lang siya. 27.2 at ang saddle, napakaganda rin po. Napaka-cute. Maliit lang po siya. Parang power saddle. Parang kinopia sa Specialized. Retrospect din po ang tatak. Dito naman tayo sa wheelset guys, ha. Wheelset niya po, retrospect din po. 2024 ang holes at aluminum brake line. Ang ginamit po na gulong dito, nakakabit, stock Innova Pro. Ayan po yung nablog natin sa BP Cycling. 800 po ang isa. Nakagamol ka na. Napakaganda. Diba? 25C po yan, ha, yung gulong na nakakabit. At tips nga pala guys, para sa mga bago lang na nagbabisikleta dyan, nakapadyak natin, lagay nyo pong susundin ang tire pressure nakalagay po sa gulong dyan. Meron po yung minimum at maximum. Dapat lakihin nga sa gitna. Kung ang minimum ay 80 at ang maximum ay 110, 120, kagaya po ng mga Continental tires, kargahin nyo po ng 90 PSI or 95 para iwas flat pag nakaldag kayo. Lalo na kung malubak ang madadaanan nyo.
Siyempre, dapat bago po ang interior na ikakabit nyo para makargahan nyo na matigas. 90 PSI. Alright guys. Dito naman tayo sa baba. Ang gamit pong chain dito ay naka oil slick na po. Stock po ah. Oil slick. At ang gamit na crankset, 46 teeth. Tama po, medyo maliit ang crank po rito ah. Ang chain ring, 46 teeth lang po. Hindi po pwede pang karera kung isasabak nyo sa karera. Pang city ride lang po or pang biyahe. Pero kung balak nyo kumarera, palitan nyo lang po yun ang chain ring. Alamin nyo lang po ang BCD. Ito po atay 130 BCD. Tapos syempre, ensayo lang para makatapos sa karera. Diba? Dito pa naman sa South, ang daming palaro guys. Pag Monday, sa Reyna, MTB. Wednesday, sa Reyna pa rin. MTB ulit. Friday, meron pong road bike. At ito pong video na pinapakita ko ay hindi po sa Reyna. Ito po ay sa MCC. Wala po kong footage sa Reyna. Kaya MCC ang pinakita ko. Para ma-hype kayo, mga bro. Yung mga mahilig magkarera dyan. Sobrang dami na pong laro ngayon. Sa South po. Ayun na, ulitin natin. MWF. May laro po sa Reyna. MTB. Monday and Wednesday. Friday po road bike. Sa Golden Team po. Meron din po laro sa Golden. Wednesday and Sunday naman. Road bike and MTB rin po. Dito rin po sa MCC, dalawang beses na rin po magpalaro kada week, Wednesday and Saturday po. At ayan si Kuya Artos o, si Lodi. At bago kong makalimutan, meron din pong palaro sa Tutuan, Linggo-Linggo, sa Nia Road po, karosad ng Bago Dos. Minsan po, madalas ang palaro nila, hindi lang Linggo, minsan Sabado, minsan nga Wednesday or Friday. Pag naisipan ng organizer, minsan nagpapa-drag sprint. Drag sprint din sila. Drag sprint po ng Peaks Gear. Tama po, Peaks Gear sa Tokwahan. Dati po madalas magpalaro sila, yun yung kapalaro doon sa Golden. Sa C5 extension, kaso sarado ngayon yun. Kaya dito nagpapalaro yung organizer sa Tokwahan. At sa Tokwahan po, kompleto po ng kategory. May road bike, may MTB, at syempre mayroong Pixie. Ganyan po kasi rito sa South. At ito pong pinapakita natin ngayon, footage ay laro po sa Mexico, Pampanga. Namiss ko na dumayo rito. Shoutout sa mga tropa, mga pixie boy ng Pampanga. Dito po yan sa Beverly. After lang po ng SM Pampanga. Okay, balik na po ulit tayo sa bike check natin. Napahaba na ang kwento natin. Ayan po, Twitter. Smile ang model po niya na. At ito po ang next itatopic natin. Napakaganda po ng RD na gamit ng Twitter. Naka-carbon na po. Yung RD po na yan. Tama po, parang cactus. Kung familiar po kayo ron. Kamukha-kamukha ng cactus. Sa halagang 33,000. Group set na 11 speed. At naka-carbon na RD. Medyo hindi lang maganda yung cranks niya po. Sapagkat maliit. Size 46 lang. Hindi pwede pang karera. Pang racing-racing. Pero kung tatanungin nyo, para sa presyo na 33,000, sulit ba tong road bike ng Twitter, Smile model? Para sa akin, oo bro. Sapagkat napakaganda ng frame set, kita nyo naman. Ang ganda pa ng kulay. Aha, ano bang tawag sa ganyang kulay? Parang Honda Red ata. Kung bibili nyo po to by parts, siguro ang frame set nagkakalaga ng 15 to 20,000. Tapos ang group set, nasa 5 to 10,000 po yan. 11 speed na. So, nasa magkano na yun? Kung sabihin natin, 15,000 yung frame set. Ang group set, 10,000, 25 na. Ang wheel set, guys, nasa 5 to 10,000 din yan. So, sabihin na natin, 5,000. So, nasa 30,000 na po. Diba? Tapos, yung cockpit, sabihin natin, nasa 3,000 yan. So, 33,000 na. Libre na po yung crank set. So, ayun na lang po i-upgrade nyo. Para palitan nyo po ng malaking cranks, mag 50 kayo or 52, or kung meron kayong 53 makahanapan, palitan nyo po. Shimano 105, pwede na yon, nasa 5,000 po ata ang second hand ngayon sa market. At syempre guys, ang pinakamahalaga, bago kayo bumili ng bike, dapat po alam nyo po ang sukat na para sa height nyo. Kung ang height nyo po ay 5 flat, ang road bike na size, dapat sa inyo ay size 44. Kung kayo naman ay 5'2, size 44 pa rin po. Kung kayo naman po ay 5'4, size 46. Tama po, size 46. Tab tube po ang pagbabasehan natin guys ah. Kung kayo naman po ay 5'5, pwede na ang size 48. Pwede rin kayo mag size 46 guys. Kung kayo naman ay 5'6 to 5'8, size 50 guys. Size 50 lang kayo. Ako guys, ang height ko 5'8, pero yung frame ko size 52. Kaya ang iksi ng stem ko.
So dapat size 50 talaga ako. Pero yung frame ko size 52 kaya ang iksi ng stem. So kung size 50 ako, pwede ako mag 120 or 130 stem mm. Kung ang height nyo naman guys ay 5'8 to 5'10, ang frame na bagay sa inyo ay size 52. Pero merong iba nagsa size 54 para sa 5'10. Ayan po eh, based lang sa mga nakausap ko, saka sa mga tropa na din. Hindi po tayo eksperto. Nagbibigay lang tayo ng idea para sa mga newbie. At eto na guys, ang last tip natin bago matapos ang ating palabas. Para sa mga wala pang speedometer dyan at mahilig mag long ride. At kung pamilyar po kayo sa Strava app, eto po ang nababagay sa inyo. 1,000 lang po ang presyo po nyan sa online, Lazada or Shopee. 1,300 po yung G+. So, ang maganda po rito, na-upload sa Strava. Once na ma-upload, matapos na yung ride nyo, isave nyo lang po, tapos auto-sync na siya sa Strava. O, diba? After nyo mag-ride, hindi nyo na kailangan mag-Strava on sa cellphone. Dito na lang po sa G+. Ang presyo, napakamura. 1,000 lang po. Kapresyo lang siya ng Cat-Eye, Strada, saka Cat-Eye na wireless. Pero ito, ang kinagandahan, meron po siyang application na pwede ma-upload sa Strava. Si Cat-Eye, wala po. Hindi niya po siya ma-upload. Itong si G+, ang maganda sa G+ pala guys, ah, pwede niyo kabitan ng heart rate sensor, cadence sensor, speed sensor. Dalawang klase po ang SOS. G saka G+. Ang G po hindi po nakakabitan ng sensor. Ang G+ nakakabitan. Plus 300 po ang G+. Ang G, sabi natin 1,000. Ang G+, 3,000. Na mabibili nyo sa Shopee at Lazada. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayong bagong tips kalaman about sa bisikleta. Hanggang dito na lamang ha. Kita-kits muli tayo sa susunod na upload ko. At syempre, kung bagong bisita ka lamang kapatid, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga bagong luto ng Kuya Torres nyo. Wohoho! At last tip na po guys ha, kung naghahanap kayo ng aluminum bar ply, meron po sa Lazada, 130 only. Ay ka, ano pangalan mo boy? Jandik. Jandik? Ilan taon is Jandik? 7. 7.